we need really to study it. But the direction is, if we are, we will be agreeable with the other mines na makukonsulta natin, is based on COPLAN na lang natin ang mga operations. Naglinis na ng kanilang hanay ang Philippine National Police Drug Enforcement Group o PNPDEG. Sa nasa 1,304 na tauhan ng PDEG, 97 na ang naalis sa pwesto. Ayon kay PDEG Deputy Director for Administration, Police Colonel Marlo Martinez, malaking kawalan kung bubuwagin ang Special Operations Unit. Ito ay dahil mawawalan ng tao ang mga rehiyon. Ang mangyayari kasi, pag dinisolve natin yung SOUs, lahat tayo back to barracks. Parang yung term natin na back to barracks. Ibig sabihin, lahat sila pupunta na dito. And from here, kung may operation tayo sa malayong lugar, ang galing dito, ang information, nakakopla na lahat yan, nakasala na yan, pupuntahan ng PDEG yan for operation. And siguraduhin natin na high value individuals yung ano. Ibig sabihin, yung control ng headquarters nandito. Magbabatay na lang aniya sa case operational plan ang magiging trabaho na mga tauhan ng PDEG at pawang mga high value target na lamang ang kanilang huhulihin. So kung from here yung tropa natin na magtitira lang talaga sa HVI, yung tinatawag nating high value target, and lahat is Copland based, then it follows na madaling i-control kasi alam ang operation, galing dito ang information, nakasala na lahat, and before aalis, kontrolado ng higher commands. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na pinag-aaralan pa ang lahat ng ito at ikinukonsidera ang lahat ng natatanggap na mga suhestyon. That will be the subject of discussion ng aming grupo. And then with regards to the naming and renaming, it's all the same. Ano, what we want is yung concept talaga ng pagkandak ng operation and how they will implement their job. We will come up with the final decision on that. Ang paglilinis sa hanay ng PDEG ay bunsod na rin ng pagkakasangkot ng mga tauhan nito sa kontrobersya ng 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.